Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Yan, kumusta po tayo mga idol? Kumusta naman po tayong lahat? Kumusta po kayo dyan? Ba talaga naman? Ay, nako, nako, nako. O, may mga idol, ito pong ating reaction video. Ba't kasi may background pa, no? Pinapasaya ko lang kayo. Pero okay, tanggalin natin yung background. Ito pong mga idol ay isa pong parang nalulungkot ako, ano? Nararamdaman ko yung lungkot na nararamdaman ni Papa Dens doon sa ginawa niyang hakbang pagdidisiplina sa mga kasag. Ano po? Kasi ito nga pong mga nagdaang araw ay pinatawan niya ng disciplinary action itong mga kasag. Sa una ay hindi niya sinabi kung ano po yung mga kasalanan nila, ano po nagawa. Sinabi niya confidential na lamang. Tapos, ito na ngayon, yung kasunod na vlog niya, ramdam mo na yung lungkot sa kanya. Kasi ito na yung punto na sinabi ni Kinet, ano, yung ibang mga kasag na hindi na raw sila babalik. Nung tinitingnan ko ang itsura ni Papa din habang ginagawa niya yung vlog na yan, maramdaman mo yung lungkot eh. Yung lungkot. Yung lungkot na parang deep inside, tinatanong niya, may pagkakamali nga ba ako sa ginawa kong pagdidisiplina? Ayan, patugtog lang muna ako, Papa Dens. Gusto ko lang mapasaya ka. Ayan, sayawan nyo nga ako para mas mainit. Okay. May pagkakamali nga ba si Papa Dens doon sa ginawa niyang pagdidisiplina? Una sa lahat, tingnan natin yung aspeto ng ginagawa ng mga kasag. Ano nga ba ang kanilang trabaho? Kung bakit sinasahuran sila? Ako para sa akin, napakaswerte, ano? Napakaswerte ng mga kasag. Kasi una, may sahod sila, pero pwede kong sabihin, magaan ang kanilang trabaho. Kasi kasama-sama lang sila sa bitso eh. Kasama, hindi naman ho sila pinagbubuhat ng mga mabibigat. Hindi rin naman po sila katulad ng mga construction worker na maghahalo ng semento para kumita. Ano po ang point? Ang ibig kong sabihin, swerte ang mga kasag sa ganitong klaseng pagkakataon na nabigyan sila ng oportunidad ng trabaho. Although, alam natin, isang bagay ang pinakamahirap. Ang, kumbaga, yung nasa kamera ka. Lalong-lalo na kung hindi mo ito linya, kung hindi mo ito kabisado, mahihirapan ka. Pero sa kabilang banda na sumatanggap sila ng sahod, dapat ipagpasalamat nila ito. Kung nagkaroon man ng pagkakataon na napatawan sila ng disciplinary action, para sa akin, mas mainam na pagnilay-nilayan nila, bakit nga ba nangyari yan? Alam nyo, ang ginawa ni Papa Dens ay isang pagkakataon o pamamaraan para mas lalo pang, kumbaga, ma-develop yung pinakamalalim nilang relasyon. Kasi hindi naman pwedeng hayaan lang ni Papa Dens kung nakikita niyang may hindi na magandang mga pangyayari. At bilang pinuno, bilang leader ng isang grupo, may karapatan siyang patawan kung anumang, kumbaga, anumang kaparusahan na kailangan gawin. Dahil una siya naman po ang nagpapasahod. Kaya nga lang, para sa akin, parang dinibdib ito ng mga kasag. Sa anong kadahilanan dibdibin ninyo itong bagay na ito? Para sa akin, dapat ho, magpasalamat po tayo na mayroon tayong oportunidad na nangyari na ganitong klaseng nabigyan ka ng trabaho na hindi naman masyado mabigat na trabaho. Hindi ko mawari mga idol eh, kaya napapatulala ako. Dapat nga bang, kumbaga, magtampo ka? Dapat ba nga bang maging ano ka? Maging, kumbaga, dapat mo bang magalit ka? Magalit tayo kay Papa din sa ginawang yan. Kung gagawin natin ng ganyan, masasabi kong pride lang yan. At ang pride mga idol ay panglaba lang yan.
Hindi yan nilulunok. Oo. Kapag nilunok mo ang pride, hindi ka uusad, hindi ka lalaki. Oh, ginaganito ko lang po yung aking ano, nilalagyan ko lang po ng tugtog kasi una ho, naninibago po ako sa soundcard ko. Eh, paano kasi nilagyan ko ng tugtog ng background? Tingnan ko nga ho kung paano ang pagre-reaction na ganito. Oh, kung ito nga po ba ay masaya. Diyos mio, Marimar. Pero ito po, para kay Kinat, payong kapatid, siguro ko para sa atin, i-process lang natin ang lahat. Una, alamin natin ang rason. Kailangan bang may baguhin sa mga ginagawa ninyo? Alam niyo mas sigit na masakit kung ang magsasabi sa inyo or ang mambaba sa inyo, yung mga viewers niyo. Lalong masakit yan, alam niyo kung bakit. Kasi hindi kayo sanay sa social media. Hindi kayo vlogger. At masakit na masakit kung maramdaman ninyo itong nararamdaman ng mga vlogger. Oh, di ba? Kaya yung napansin ni Papa Dince, mas inunahan na kayo. Ang kagandahan lang dito, nung sinabi ni Papa Dince na suspended na kayo, parang ilang araw lang naman eh, pinabalik na kayo, hindi na niya pinatagal. Why? Totoong kapatid si Papa Dince. Ang turing sa inyo ay hindi trabahador. Ang turing sa inyo ay hindi mga katrabaho, kundi ang turing sa inyo, kapatid at kapamilya. At ang disiplinang ipinataw sa inyo ay isang pamamaraan lamang upang mas lalo pa kayong ma-enhance, mas lalo pa kayong, kumbaga, ma-improve bilang tao, at mas lalo pang, kumbaga, ay mas maging closer ang inyong mga pagsasama-sama, ang inyong relationship. Sabi nga, magiging malalim ang isang relationship kung makakapagsabi ka ng no sa isang taong minamahal mo. O, yung ibig kong sabihin, yung minamahal, yung mga katulad niya na nagtatrabaho, kapatid o ano ha, pero pwede rin sa ibang klaseng pagmamahal. Ano ba yan? Hinahalo-halo, ano? Seryoso na, ang ganda na datingan, ano? Oo. Pero po, oho, ganun po talaga. Masasabi mong mahal mo sila, masasabi mong pinapalagan mo sila bilang kapamilya kapag kaya mong i-correct ang kanilang mga pagkakamali. At ito ang dapat napagtanto ng mga kasag. Ito ang dapat ipagpasalamat ng mga kasag na hindi sila hinahayaan ni Papa Dince na ang mali nilang ginagawa ay magtuloy. Kita mo na bulul-tuloy. Ay magtuloy-tuloy. Sana ho, K-Nate at sa isa pa, si Cyclops, no? Sana ho ay ikonsideran ninyo. Payo ko po sa inyo, kung talagang mahal ninyo si Papa Dince, hindi nyo sasaktan siya. Dahil itong ginawa po ninyo, deep inside, nasaktan po si Papa Dince. Hindi man niya sinabi, pero nasaktan po siya. Nasaktan siya in a way na parang ano eh, parang sinisi niya yung kanyang sarili. Parang naramdaman ko na nagkaroon siya ng guilt feelings na disiplinahan kayo. At nauwi sa puntong ganito. Kasi hindi naman niya inaasahan. Kaya nga yung title, hindi niya inaasahan. Eh. Di ba? Ang tanong ko, nararamdaman niyo ba yung sakit na nararamdaman ni Papa Dince dahil sa ginawa niyo? At nararamdaman niyo ba yung pagmamahal ni Papa Dince para sa inyo? Sana ano, dumating araw, hopefully, sa sumasusunod, makita natin. Hindi po masama at hindi rin mo karuwagan ang tanggapin ang mga pagkakamali. Mas lalo ka pang hahangaan, mas lalo kang kikinang. Hindi po karuwagan yan. Tanggapin natin ang ating mga pagkakamali. At sana huwag naman dumating sa puntong ito. Nasasaktan natin ang damdamin ng isang Papa Dince. Dahil lang sa kanyang inaasahang pagdidisiplina
upang ma-enhance kayo. Pero worse comes to worse. Sa senaryong, kumbaga pinakamalalim na na, yung bang wala nang pagmamahal na senaryo, bilang ako ha, bilang ako reactors, pwede ko rin sabihin na, kahit naman wala kayo, pwede naman si Papa din, so di ba? Why? Bakit ko nasabi? Kasi nag-umpisa si Papa din sa mag-vlog, wala namang kasag eh. Di ba? Nagawa naman ni Papa din kahit wala siyang kasag. Pero dahil sa inspirasyon niya sa kanyang Papa, dahil sa inspirasyon niya kay Kabisnes, na si Kabisnes ay may kagwang, naggawa siya ng kasag. Why? Duplication process nga po eh. Gusto niyang gawin din yung ginagawa ni Mr. Kabisnes. Pero kung titingnan natin sa aspeto, malaking kawalan ito para sa kanila. Why? Ang pinapasahod po sa inyo mula sa revenue eh. Kita na ni Papa Dins na isinishare sa inyo dahil itinuring kayong kapatid, itinuring kayong kapamilya, at hindi kayo itinuring nakatrabaho. Sana po sa mga kasag na natanggal, pagnilay-nilayan ninyo ang kabutihan ni Papa Dins. Para kay Papa Dins, keep going lang, Papa Dins. Huwag kang malungkot. Darating din ang araw, sana ma-realize din ng mga kapamilya mong binigyan mo ng disiplina na tama ang naging desisyon mo. And hopefully, ang realization na ito ang magbigkis para bumalik sila at lalo pa kayong tumibay at magiging malakas sa susunod na mga paglalakbay. Ako po si Taong Gala, mga idol. Hanggang dito na lamang po ang ating reaction video. Ulitin nga natin yung tugtog para may sumasayo. O kita nyo, may sumasayo talaga eh. Nararamdaman ko, Mr. Kabisnes, sumasayo ka. Ay, naku. O sige na, ayan. Kaya mo mga idol, ayan. O, boy no. O sige. Ayan, atin pong mga idol, follow Kabisnes Official, Kabisnes Family, and Papa Dents. Siyempre mga idol, ba't natawa? Ayan, oo, dito pala eh. Yan. At siyempre po mga idol, ipfollow na rin po natin ang ating pong mga kagwang ano. Aha, ayan po si Kagwang Bugay. Siyempre Kagwang Bay. Kagwang Bong. Kagwang Bornok. Ayan, Kagwang Intoy. And siyempre si Kagwang Buknoy. Oh yeah. At ipalo na rin po natin mga kaibigan, mga idol, ang ating pong mga Kabisnes Reactors. Siyempre sama na rin po natin si Kawa Wakiwak TV. Ayan, Papa Sundot. At siyempre si Himas TV. Ako po si Taong Gala, mga idol. God bless us all. Paalam po, pansamantala. Good morning. Kaya mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.